bayan ng ating pinakamamahal na lungsod ng Maynila. Ang ospital ng Tondo ay ang siyang nataasang manguna sa seremonya ng pagtataas ng watawat sa araw na ito. Inyan-yan po ang lahat na makiisa at damhin ang presensya at pasalamatan ng mga biyaya ng poong may kapal sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan ni Binibining Franz Luna na agad na susundan ng pag-awit ng lupang hinirang sa pamumuno ni Doktora Nemia Privado at panunumpa ng katapatan sa watawat sa pamumuno naman ni Doktora Stephanie Pascual. At sa huli, sabay-sabay po nating awitin ang awit ng Maynila sa pangunguna ni Ginoong Aurelio Almarines at ang kanyang kasamang si Ginoong Jobert Ramilla. Espiritu Santo, Amen. Ama naming mapagmahal, lubos kaming nagpapasalamat sa biyayang ibinibigay mo sa aming lahat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin sa kabutihan at kagandahang loob mo na walang hanggan. Humihingi kami ng iyong gabay at patnubay sa aming lahat, sa aming mga pinuno at lingkod ng aming bayan. Bigyan mo kami ng karunungan at integridad upang maipatupad namin ang batas at hustisya ng tapat at patas sa bawat isa. Tulungan mo kaming mga mamamayan na maging tapat at responsable. Bigyan mo kami ng malasakit sa kapwa at pagmamahal sa aming bayan. Ituro mo sa amin ang kahalagahan ng disiplina, pagkakaisa at pagtutulungan. Ama, hinihiling namin na pangalagaan mo ang aming bansa mula sa mga sakuna at kaguluhan. Iligtas mo kami sa anumang peligro at banta at bigyan mo kami ng kapayapaan at kaayusan. Tulungan mo rin ang aming bayan na umunlad at lumago na magkaroon ng pagkakataon at kasaganaan. Palakasin mo ang ekonomiya at industriya. Ama, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa at ang paglilingkod sa bayan. Gabayan mo kami sa aming mga gawain at layunin na palaging naglalayon sa ikabubuti ng aming bayan. Sa iyo namin inilalagak ang aming pananampalataya at pag-asa, Ama naming mapagmahal, maraming salamat po. Itinataas po namin ang lahat ng aming panalangin sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Panunumpa sa watawat. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Nang may katarungan, kalayaan, at naglilingkod at kalayaan sa sambayan ng Makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Thank you.
At ngayon po, atin pong pakinggan ang ating pinakamamahal na butiing OIC Director, Director Dr. Edgar Lico. Kagalang-galang na ina ng lungsod, Mayor Hani Lacuna Pangan, pangalawang puno ng lungsod, Vice Mayor Yul Servo Nieto, mga halal at opisyal ng lungsod, tagapangasiwa Bernardito Ang, kalihim para sa punong lungsod, Attorney Marlon Lacson, sa Chief of Staff Josue Santiago, sa mga kapwa ko pinuno ng kagawaran at sa lahat po ng empleyado ng Kalahang Maynila, magandang umaga po sa inyong lahat. At katulad po ng nasabi kanina na ang ospital ng Tondo po ang siyang naatasan na magtaas ng ating bandila sa araw na to. Kami po ay nagagalak at ito ay malaking karangalan sa amin dahil sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin. Kasama ko po ang mga empleyado ng ospital ng Tondo upang makilahok at sumuporta dito sa kaganapan ito. Kamakailan lang po ang ospital ng Tondo ay nag-celebrate po ng kanyang ika-29th anniversary. Opo, May 3, 1994 po ipinanganak o nagsimula ang ospital ng Tondo. Ito po ay isa sa mga ospital na nagre-represent sa 6 na distrito ng Maynila. Ang ospital ng Tondo po ay nasa distrito 2, sa Kalye Jose Abad Santos po. Ito ay PhilHealth accredited, DOH accredited, at ito po ay nasa kategoryang level 1. At sa kalye po ito ng Abad Santos. Masasabi po natin na ang ospital ng Tondo ay matatag dahil hindi po siya tatagal ng almost 30 years kung hindi po talaga siya matatag, no? So, masasabi din po natin na ang ospital ng Tondo ay naging training ground na rin po ng ibang mga naging direktor ng ospital. At sa kasalukuyan po, 2 o 3 sa mga direktor ng 6 na ospital ay galing po sa ospital ng Tondo. So, ipinagmamalaki din pong sabihin ng pamunuan ng ospital na ang ating kasalukuyang mayora ay nagsilbi din po sa ospital ng Tondo. Ito po ay sa Departamento ng Dermatolohiya dahil alam naman po natin na ang ating mayora ay isang certified dermatologist. So kami po ay ikinararangal namin po na ang ating mayora ay nagsilbi sa Ospital ng Tondo. Patuloy lamang po ang Ospital ng Tondo sa kanyang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa ating mga pasyente. Patuloy din po ang pamunuan ng ospital na itinataas ang antas ng kalidad ng mga pasilidad sa ospital, ito po ay sa tulong na rin ng ating pamahalaan. Ganon din po ang ating mga kawani, nandyan po ang tinatawag nila na continuous training. Yan po ay ang dagdag kaalaman upang sa ganon, makasabay po tayo sa bagong teknolohiya na magagamit natin para sa lalong ikasusulong ng ospital at sa pagpapagamot ng ating mga pasyente. Ang ospital ng Tondo po ay nandyan ang kanyang OPD, ang 24/7 na emergency room. Ang ospital ng Tondo po ay bukas hindi lamang po sa mga pasyente ng Distrito 2, kundi sa lahat ng distrito at sa mga karating na lugar. Lahat po ng pasyente yung pumupunta sa ospital ay ating tinatanggap, binibigyan ng karapatang lunas. At kung magkaroon man po ng pagkakataon ng isang pasyente ay nangangailangan ng tinatawag na subspecialty trait na gamutan, hindi na po mahihirapan ng pasyente dahil ang mismong mga doktor na po ang maggagawa ng paraan upang mailipat ang pasyente doon sa 6 na ospital. Iikot lang po ang pasyente doon sa 6 na ospital dahil napakaganda na po ang ginawa ng Manila Health Department na referral system ng bawat ospital. So, yun po ang masasabi ko sa ating ospital ngayon at ang ospital ng Tondo po ay nakasuporta sa lahat po ng mga proyekto ng ating pamahalaan. Isa pong masasabi ko dito ay ang walang kapagurang ina-attenda ng ating mayora kada linggo. Ito po ay ang Kalinga sa Maynila na may tagline po na
pulong-pulong para sa tulong. Sa parte po ng ospital ng Tondo, lagi po namin ginagawa, pinaparamdam at pinapakita sa ating mga pasyente ang tunay na kalinga ng isang manggagawang Manileño o dili kaya ang kalinga ng isang Manileño manggagamot. At ito po ay ang tapat, mahusay, may puso at may malasakit. Ito po ay hindi ko na patatagalin, malaking karangalan, na ipakilala po natin sa inyo ang ina ng Luzon, ang masipag at huwaran, Mayor Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat, Dr. Ed Lipo, at sa bumubuo ng Ospital ng Tondo. Happy 29th anniversary po sa inyo. Tama naman po si Dr. Lipo, hindi po magkakatal ang isang ospital kung hindi po maganda ang kanilang paglilingkod. At tama po siya. Bago po ako naging konsihal, ako po ay mga 2 taon din na naging doktor sa ospital na Tondo. Bagamat isang maliit na ospital, masasabi ko na dekalidad po ang binibigay nilang serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Kahapon, May 28, ay tinagdiwang natin ang Araw ng Watawat. Ito po ay magtatagal hanggang June 12. Siguro maitatanong ninyo, bakit May 28? Dahil noong May 28, 1898, unang itinaas ang Watawat ng Pilipinas sa Imus, Cavite. Pero, sabi ko nga, na ang pagdiriwang ng Araw ng Watawat ay hindi lamang dapat May 28 hanggang June 12. Siguro naman, alam nyo na, dahil linggo-linggo ay nagpupugay tayo sa ating watawat. Dahil ang ating watawat ang simbolo ng ating bansa. Kaya marapat lamang po na ang pagbibigay halaga sa ating watawat ay hindi lamang tuwing Lunes, ito po ay ating isabuhay sa isip, sa salita at sa gawa. Panibagong linggo, panibagong pagkakataon upang magbigay ng isang tapat at tuwid na paglilingkod. Ito po ay ang ating paraan upang makapagbigay tayo ng paggalang din sa ating watawat. Sana po sa ating paglilingkod, lagi nating isapuso ang ating pong pagbibigay ng serbisyo. Nang sa gayon, maramdaman naman po ng ating mga kababayang Manileño ang ating tunay na pagkalinga sa kanila. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay.